Ako po si Police Colonel Eduardo Padron Acerto, isang pulis na nagserbisyo ng mahaba at tapat para tulungan ng masawata ang illegal na droga sa ating bansa. Matagal akong naging drug enforcement operative at natalaga ako bilang deputy director ng PNP Anti-Illegal Drug Group at PNP Drug Enforcement Group. Ako din po ang parehong Police Colonel Acerto na matagal nang ipinapahanap at pinapapatay ni Pangulong Duterte sa militar at sa kapwa ko pulis dahil lamang sa inimbestigahan po ang ilang taong malalapit pala sa kanya at kay Senator Bongo. Ako po at ang kasamahan kong si Police Captain Lito Perote ang nakadiskubre sa mga ilegal na aktibidad at gumawa ng report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim, mga personalidad sa illegal na droga na laging nakikita nakasama ni Pangulong Duterte at ni Senator Bongo. Dinukot na po nila si Perote at malamang patay na. Inilalabas ko ang video na ito upang linawin ang ilang puntong naririnig ko mula sa pagdinig sa Senado tungkol sa Pharmaling, yung mga overpriced na face mask at face shield. Gusto ko ding sagutin ang mga akusasyon na ibinabato sa akin ni Pangulong Duterte at ng mga kampo nito at upang ipaliwanag sa mga kapwa ko Pilipino kung gaano na tayo niloloko sa mga kasinungalingan ng gobyernong Duterte. Unang-una sa lahat, huwag sana kayong maniniwala sa mga ipinupukol sa aking mga kasinungalingan. Hindi po ako protektor ng sindikato ng droga. Hindi ako kidnapper. Wala akong dinukot at pinaransom ng mga drug personalities, lalo na ng mga Chinese. Hindi ako involved sa pagdukot at pagpatay sa Koreanong si Ji Ikpyo. Hindi ako ang direct commander or supervisor ni Superintendent Dumlao at SPO3 Santa Isabel. Hindi ko sila tauhan. Hindi ako nag-smuggle ng AK-47 at lalong hindi ako nagbigay ng mga baril sa NPA. Hindi ko inagaw ang search warrant operation sa Domoy Shabu Laboratory. To my fellow PMAers, especially my immediate upperclassmen, underclassmen, and my classmate. All right ako dito. Mr. Duterte, may drama pa kayo? At bakit defensive kayo? Tropa ko, ang SOU3 EDSOT, ang aplikante at deponent ng search warrant. Gabi ng December 29, 2004, alam mo na, Pangulong Duterte, na may search warrant na kami. Ang utos mo nga ay sunugin ang Shabu Laboratory, pero hindi ako pumayag. Huwag mong itatanggi ito, kasi nagpasabi kami sa iyo bago namin isinagawa yung raid. Pinapapatay mo nga sa mga tao mo yung mga involved dito. Itanong mo kay Las Cañas. Actually, nalulungkot ako, kasi lumapit naman ako sa Senado noon upang ilantad ang aking intelligence report. Sayang at hindi na ilantad ang report ko noon. At ako pa ang lumabas na protektor ng droga sa report ng Senate Blue Ribbon. Matatandaan na ibinigay ko din ang aking report dati kina Chief PNP, Senator General Bato de la Rosa, PIDEA Chief Aaron Aquino, at pati kay General Oscar Albayalde. Pero deadma, wala silang ginawa. Binigyan ko din direkta ng kopya ng aking report ang isang grupo ng senior Malacañang officials. Ang tanong, bakit hindi inaksyonan ang aking report? Bakit imbis na imbestigahan ang aking mga sinasabi, ako ang idiniin ninyo? Inutos pa ni Duterte na patayin ako.
kung hindi tinago ang report ko kay Michael Yang at Alan Lim, hindi nangyari ang korupsyon ng Parmalee. Walang nanakaw na pera ng bayan. Hindi nalagay sa panganib ang buhay ng mga healthcare workers natin dahil sa delayed, substandard o expired na face mask at face shield. Baka hindi sana maraming namatay na Pilipino. Napakaswerte nila Michael Yang at Alan Lim. Hindi nila kailangan idepensa ang sarili nila kasi si Attorney Duterte at mga alipores niya ang abogado at tagapagtanggol nila. Wala po akong planong magtago o tumakas o hindi panindigan ang aking intelligence report. Tatlong beses po akong umaten sa Senate Blue Ribbon Hearing. Nung una, may catheter pa ako noon. Yung pangalawa, late afternoon o sa gabi yun, sa loob ng opisina ni Senator Gordon sa Blue Ribbon, kasama ang aking abogado na si Attorney Rafael Kalinisan. Ibinigay ko kay Senator Gordon ang report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim. May mga stenographer doon at napakaraming abogado at staff ni Senator Gordon. May hearing na nangyari doon. Nag-quote ako doon, may minutes pa yung hearing na yon. Yung pangatlo, scheduled Blue Ribbon hearing na last kong natinan noon. Subalit hindi na ako tinanong ni Senator Gordon sa hearing na yon tungkol sa aking report. Sa mga sumunod na hearing, hindi na po ako naka-attend dahil ipinapapatay na ako at ang balak is ambusin ako after ng hearing sa Senado. Nakikiusap po ako kay Senator Gordon at sa Blue Ribbon Committee na isapubliko ang aking intelligence report tungkol kay Michael Yang at Alan Lim. Pati yung mga picture na ibinigay ko sa inyo, isapubliko nyo na din po. Pati yung transcript nung hearing nung inabot ko kay Senator Gordon ang intelligence report kina Michael Yang at Alan Lim. Isapubliko nyo na rin po. Sigurado naman po ngayon, nakikita ninyo na nagsasabi ako ng katotohanan at lumalabas na ang katotohanan. Nakikiusap din ako sa Blue Ribbon Committee na i-revisit ang kanilang rekomendasyon sa kanilang report na kasuhan ako. Inosente po ako dito. Nagtrabaho lang po ako at nag-imbestiga. Hindi po ako yung drug lord. Sina Michael Yang po, si Alan Lim, sila po ang mga drug lord. Kasama yung mga protector nito na sina Senator Bongo at Presidente Duterte. Dalawa sa mga kasamahan ko na humarap sa Senate Blue Ribbon Hearing, si retired Captain Lito Perote ay persahang dinukot sa Bacolod hanggang ngayon nawawala pa. At si retired Master Sergeant Jerry Liwanag ay pinagbabaril at napatay sa Bulacan. Pareho walang masusing imbestigasyon. Nakiusap din po sana ako sa Senado na imbestigahan kung bakit hindi inilabas at inaksyonan ang aking report ni General Bato, Aquino at Albayalde. Bakit hindi inaksyonan ng palasyo ang report ko? Tuloy po ang paghahanap sa akin para patayin upang itago ang katotohanan. Maaaring mapatay nila ako, pero ang katotohanan ay hinding-hindi mapapatay o maitatago. Nakikiusap po ako sa taong bayan. Magising at mamulat na po tayo sa mga kasinungalingan at korupsyon ng gobyernong Duterte. Kapag namulat ka sa totohanan, kasalanan na ang kumikit at walang gawin. At nubayan nawa ng Panginoon Diyos
ang mahal nating bansa. Mabuhay ang Pilipinas.